Oras po mga kaibigan, hatid sa atin po ng Lazada at ng Shopee sa pamamagitan po ng Involve Asia. Ganap na po ang alas 9 ng gabi. Good evening to all. Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa programa. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Lahat po ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, binabati ko ng magandang gabi. Araw po ngayon ng Miyerkules. Tama ba ako? Yes. Wednesday. Or Tuesday. Tuesday. Okay. Naka-tune in po kayo sa programang GMC Cafe kung saan pinag-uusapan po ang ating espiritual na buhay. At sa pamamagitan po ng account ng Gilbert Martihe Lopez Catso, ito po ang inyong lingkod. Maging makasama po ninyo sa loob ng 30 minuto. Tatalakayin po natin, pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating espiritual na buhay. Binabati ko muna ang Batch 87 po ng Davao City High School. At sa Villa del Puso, ang ating founder na si Eddie Sanoy Mandriquez nasa Luzon. And sa lahat po ng mga kuya sa The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle. At of course, sa New Creation Church, sa ating mga kasamang mga pastors dyan, mga ka-associate pastors natin. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programa. Sa gabing ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin agad-agad ang patungkol po sa bagay po na ginawa po ng Panginoon para manumbalik po ang ating relasyon, manumbalik po ang maibalik po sa original na kanyang plano sa ating buhay. Ang pamagat po ng ating episode sa gabing ito, God restores His original plan for His people. At mga kaibigan, klaruhin lang po natin pag sinabing kanyang mga sangkatauhan, His people. Ito yung Israel. Ito po yung Israel na kanya talagang kung saan po siya ay may tipan, may kasunduan. At hindi po kasali dito yung mga Gentiles. Hindi po kasali dito yung mga tinatawag na mga pagans. Tayo yon, wala tayo, hindi natin hindi tayo kasali. Bagamat ginawa po ng Panginoon ang lahat upang mapasali tayo. Bakit po? Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus Kristo ay isinali po tayo. Sa pamamagitan po ng pagtanggap natin bilang ating tagapagligtas sa kanyang anak na si ang Panginoong Hesus Kristo, tayo po ginawa anak ng Diyos, ginawa ng kasama po, ay co-inheritor po ng ating amang si Abraham. At ngayon po, ay pag-usapan po natin kung paano po nangyari na meron palang original plan ang Panginoon, bagamat ang tao po ay, of course, ang daming yumaman, ang dami pong maganda ang buhay dahil po sa kanilang kakayanan. Ngunit, sabihin ko po, hindi naman po lahat ng mga mayayaman ay masasaya. Hindi rin po lahat ng mga mayayaman ay successful. Maging successful po sila sa pera, sa negosyo, but then yung pamilya po hindi successful. Maging successful man sila sa ibang larangan po ng buhay, ngunit may mga aspeto rin po sa buhay na hindi sila successful. Shout out sa ating mga relatives dyan, kay Taytay. Ano ba pangalan ni Taytay? Martihe side to siya eh. Martihe side. At sa kasino pa ba nandyan isa? Hindi ko makita. Si Auntie Perla Mambulaw, shout out kay Auntie Perla Mambulaw. Magandang gabi po. Kumusta na? Kumusta? Okay. God restores His original plan for us. Gustong-gusto ko yung original plan kasi alam ko itong original plan na ito ng Panginoon natin ay maganda. Makikita po natin yan sa Genesis 1 verse 26. Nung una po ay pumalpak si Adam and Eve na gawin ang pinagawa sa kanila ng Panginoon to subdue the earth. No? Hindi po nila nagawa yon. Bakit po? May mga kadahilanan po. Eto na. Shout out sa aking may bahay, Mirasol, Bordahe, si Bayan Katso. At o nga pala, no? Sana matutuloy bukas, pero wala, mahirap pa rin. Kasi mahirap ng tanghali nang makaalis. Sa Thursday, pupunta tayo ng ano? Pupunta tayo ng Mati, Davao Oriental. Ano ba ang requirements doon? QR lang. Meron na tayong QR eh. Ano pa ba mga requirements? Kailangan pa ba ng medical? Tawag dito. Sana wala na, no? Kasi hindi ko alam yung mga requirements doon. By the way, meron tayong QR, no? Davao Oriental QR. Okay, tuloy po natin.
In Genesis 1:26, sinabi po dito, God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping things that creepeth upon the earth. Lahat po ng ito ay binigyan po ng katungkulan. Binigyan po ng katungkulan si Adam and Eve to subdue the earth. Take dominion over them. Take dominion over them. Sa tubig, sa impapawid, binigyan po ng karapatan na i-dominion po ang mga bagay na ito. Bagamat, alam naman po natin that they failed. In Genesis 3 verse 7, and the eyes of them both opened. Kailan ito na-open yung mga mata nila? Nung kinain po nila yung bunga ng kahoy na pinagbabawal po ng Panginoong kainin nila. You can eat all these fruits around, the surrounds, this paradise, but except that one. Pero nagkaroon ng curiosity ang tao eh. Ang tao ay hindi natin mabiblame ang tao. Pag may napaka, yung curiosity po ng tao ay napaka ano, napaka delikado po. Sometimes ang curiosity po ay nag-umahantong po sa, you know, kapahamakan. Katulad ng drugs. Ako, very much thankful ako sa Panginoon that sa edad kong ito, until now, yes, I am surrounded with, I am surrounded with, you know, mga teeners, yung mga young ones, noon, na talagang nagmamariwana. Nung pumunta ako ng Manila, nakakita ako na ganun pala ang shabu. Pero, you know, praise God. Meron akong pagpapahalaga sa sarili ko. Sabi ko, bakit ba magiging curious ako sa mga bagay na, alam ko naman na itong mga bagay na to hindi po nakakabuti sa atin. Alam ko po na itong mga bagay na to hindi po makapagbigay ng kaayusan sa buhay natin. And bakit ko pa i-cater yung curiosity natin? So ganun. Pero yung si Adam at saka si Eve, wow. Nung sinabi ng Diablo, sigurado kayo? O baka natakot lang ang Panginoon na kung kakainin nyo yan as magiging katulad nyo siya. Katulad niya kayo. Ganun. So nagkaroon ng curiosity, kinain nga. Ayun, nagpasahan kung sinong may kasalanan. Sinabi ng Panginoon sa lalaki, bakit mo kinain, Adam? Sabi ni Adam, itong binigay mo sa akin eh, pinakain niya ako. Bakit mo pinakain? Babae, itong si Adan. Sabi ng babae, itong ahas eh. Yung tao wala talagang, walang sense of acceptance. Hindi marunong tumanggap ng mga kamalian. Bagamat, meron din naman taong tumatanggap talaga ng kamalian. But most of people, kapag kapagsisihan na talaga ang pag-uusapan, talagang nang huhugas po talaga ng kamay. Katulad ng ating Senado, naghuhugas ng kamay. Katulad ng mga department, na pag may mga problema na, naghuhugas ng mga kamay. Well, more for that. And the eyes of them were both opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Nung makita nila na sila pala hubot-hubad, wow, nagkaroon sila ng malisya sa buhay. Remember that nung wala pa, hindi pa nila kinain yung fruits, ay wala talaga, wala silang malisya. Ngayon kinain nila, nagkaroon na sila ng malisya. Hubot-hubad sila dati. Ngayon nakita nila sarili na hubot-hubad sila. Napaka. And, ang nakakatawa dito, gumawa sila ng temporaring aprons. And, you know, pang cover po ng kanilang katawan. Yung dahon po ay hindi po tumatagal ng isang araw yon. Talagang tutuyo, matutuyo po talaga yon. So, ganun po ang nangyari. In Genesis 3 verse 23, so the Lord banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Pinalabas po sila sa garden. At syempre, saan siya galing? Sa lupa. Pinagtatrabaho siya ng Panginoon. Mula ngayon, yung kakainin mo, dyan na galing. Magandang buhay, kapatid, sa panahon ni Adam and Eve, natukso po sila. Yung curiosity nila po ay humantong po.
sa, you know, humantong po sa kawalan. Ganun po. Kaya nga minsan, sa buhay po natin, ang pagka-curious po natin sa mga bagay-bagay na hindi mabuti ay humahantong talaga sa kapahamakan. Kaya wag na, don't try it. Kasi yung curiosity natin sometimes, ay yan siya magdadala sa atin sa kapahamakan. Well, tuloy po natin. Mapapahamak po talaga tayo. Paano ginawa ng Panginoon ang pag-restore sa relationship na to? Nung paglabas na paglabas pa lang ng tao ni Adam and Eve sa garden kasi pinalabas sila ng Panginoon, ang Panginoon po ay nagplano kaagad kung anong gagawin niya para maibalik ang relationship na to. God is a God of order. God is a God of, you know, ang hindi po magbabago talaga yung sinabi. Pag sinabi niya, gagawin talaga yan. So, gumawa din siya ng paraan para po maibalik po yung relationship na yon. In Romans 3:23, sinabi po talaga dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Mula nung nagkasala si Adam and Eve, ang tao ngayon ay hindi na nakakarinig po sa salita ng Diyos. Remember, sa panahon ni Adam and Eve, they have this direct communication to our Father in heaven. Napaka ano po ng kanilang communication. Malapit po sila sa isa't isa. Napakalapit po nila sa isa't isa. Naririnig ni Adam and Eve, naririnig sila ng Diyos. Ganun po kalapit ang relasyon ng tao at ang Diyos noon. Bagamat, naputol yun. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi na natin maaabot yung glorya ng Panginoon. Hindi na natin maabot. Putol na po ang relationship. Kaya nga, minsan, ang salita ng Diyos ay wala talaga. Walang ganang basahin, walang ganang, you know, ganun ang buhay. In Romans 5 verse 10, sinabi po dito, for if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? No? Nagkasala tayo noon, malayo tayo sa Panginoon, kalaban tayo ng ating Amang nasa langit. But then, tayo po ay nai-reconciled ng Ama sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus Christ. Pinatay talaga si Jesus Christ para po yun sa atin. At nai-reconcile po tayo. At tayo po ay na-save ng Panginoon. Bagamat, pag sinabi ng Panginoon na na-save, hindi po ibig sabihin nun automatic yun. Na-save ka. You have to accept that fact na ikaw ay na-save na ng Panginoon. Ganun po ang gift kailangan mong tanggapin. Romans 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. What a love. Napakaganda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na makasalanan pa tayo, pinakita po ng Ama. He demonstrated His love to us. Kahit na makasalanan pa po tayo. Kahit na napakarami po nating dumi sa ating budhi. Kahit na napakadami po nating mga masasamang balak sa ating puso. Ang Panginoong Diyos po ay ipinakita, ipinadama sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan po ng pagkamatay ng kanyang anak na ang Panginoong Hesus Kristo. Yun po ang pag-restore ng Ama sa relationship natin doon sa Kanya. And continuing plans to us. The continuing God's plan to us. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yun. Nandyan na. Tuloy-tuloy na yun. Paano mo ma-experience itong tuloy-tuloy na plano po ng Panginoon sa buhay natin? Okay, are you excited? Excited na ba? Or parang napagod na? Okay, ito maganda. Sa buhay po natin, shout out kay Auntie Tuling, no? Magandang gabi po. Itaas kaya natin ito konti para ano? Para wala, ubos na. Ah, meron pa. Taas natin konti. Ayan. Okay, ayan. Makikita na tayo. Okay. Sige, tuloy po natin. Ayan. Continuing God's plan to us. Hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon para sa atin
Shout out kay Ma'am Christy Babaw, matanod po ng Jose Abad Santos. Mabutit naka ano ma, malakas ang signal diyan. Salamat naman sa Panginoon. Pagdating ng araw po, hindi na kayo mahihirapan sa signal. Bakit? Pag nakapaglagay na tayo ng pag napaglagay na tayo ng ano, ng parabolic ano diyan, parabolic na antena. Wow. Talagang maganda. Sana doon sa bukid ano, may parabolic, no? Nakita ko yung antena doon sa bukid, maliit. Ano 'yun eh? Klaseng antena 'yon. Maganda sana, kaya lang maliit at saka hindi siya sufficient, no? Hindi kaya. Etong parabolic na ilagay natin diyan sa inyo one of these days, malakas ito. Malakas kasi ganun po dapat. Okay. Continuing God's plan to us. Excited na po tayong malaman. Okay, ganito po to. In Jeremiah 30 verse 17. Ito. Sabi ng Ama, doon sa mga Israelites, remember, when we accept Jesus Christ as our personal Savior, we are now a part of His people because we are His children and He is our Father. So, kasali na tayo dito sa mga kapatid nating mga Israelites. But I will restore you to health and heal your wounds. I-restore. Aayusin po ng Panginoon ang ating mga karamdaman, ang ating mga sakit, declares the Lord, because you are called an outcast. Kasi tinawag kayong outcast, ibig sabihin po nun, wala pong pwesto, wala pong muwang, wala pong lugar. Outcast, Zion for whom no one cares. Until now, the Israelites suffers this discrimination towards Arab countries. At klarong-klaro po yan. Buti na lang, mautak talaga niyan Palestinian eh. Kita na ano na, adi, ceasefire muna. Sino bang nag-ceasefire, nag-declare? Is it the Palestinian or the Israelites? Nagkaroon ng ceasefire. Siguro nagkaubusan na rin ng bala. Biruin nyo, ang mahal-mahal na mga bala. Yung ano na lang, yung metal, yung tinatawag na Iron Dome. Wow. Well, ito yung mga tao ng Diyos, the God's people. I-restore niya ang katawan, i-restore niya ang health. Heal your wounds, declares the Lord, because you are called outcast. Para bang pinabayaan talaga kayo, talagang itinataboy kayo. No one cares for you, Zion. No one cares for you. But, you know, Mount Zion is doon mag-uumpisa ang pag-takeover ni Jesus Christ as the King of Kings dito sa Mount Zion na ito. At napakagandang paksa po yun, napakagandang topic po yun. In 1 Peter 5 verse 10, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, well, Himself, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Napakaganda po dahil po ito sa Panginoong Hesukristo. Dahil po sa glory ni Jesus Christ. Although we suffered a little while. Kasi hindi nga, ako, we suffered a little while. Why? Because mahirap talaga ang buhay. Pandemic, maapektuhan talaga tayo. But praise God that Jesus Christ died for us. No? Jesus Christ died for us. So, in 1 Corinthians 15 verse 22, for us in Adam all die. Sa pamamagitan po ni Adam, tayo po ay namatay sa harap ng Diyos. So, in Christ, all will be made alive. Magiging buhay ka po sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Eto nga, kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na yung tagapagligtas, ay, you will be alive. Ganun po yung katindi, mga kapatid, mga kaibigan. Okay. 1 John 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. In this, this is the victory that He has overcome the world, even our faith. Napakagandang mensahe po nito, mga kapatid.
For anyone born of God overcomes the world. Sino ba ang born of God? Yung mga tumanggap kay Jesus Christ ay ipinanganak dyan sa Espiritu at nagiging anak ng Diyos. We are born of God. This is the victory that has overcome the world. Ito po yung victory na to, ang siyang nag-overcome. Tumalo po sa sanlibutan ito, even our faith. Yan po ang plano ng Panginoon sa atin. Magiging maganda po, magiging overcomer po tayo, magiging firm and steadfast po tayo through Jesus Christ. Magiging ano po tayo? Abounding in grace of God. Yung bang lahat na lang ng lahat ng gugustuhin mo sa buhay ay gustong-gusto ng Amang na maibigay sa iyo. Gustong-gusto ng Ama natin sa langit na ito ay maibigay sa atin. Bakit? Yan po ang design natin, to enjoy His kindness, to enjoy His riches. Yan po tayo naka-design. God restores His original plan for His people. I am one of His people because I am His son, and you are also, if you accept Jesus Christ as your personal Savior, ikaw ay kasali dito. Last verse, last two verse. In 2 Chronicles 7 verse 14, if my people, sino itong my people? The Israelites and us, who are called by my name, kung sino yung tumatawag sa kanyang pangalan, Jesus will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ayan, turn from our wicked ways. Ano ba mga wicked ways? Yung ba mga pag you know, sometimes ang wickedness kasi akala lang natin yung mga pumatay ng tao, yung mga gaito, pagkikipag-apid, no, hindi po. Wicked ways, kasi pag-iisip nga lang, kasalanan na. Alam nyo, ang hindi po pagtanggap sa ating Panginoong Diyos, ang hindi po pagsang-ayon sa kanyang mga sinasabi, ay that's a wicked way. Napaka ano po yan. Napaka, you know, it's a really, you know, yan po ay isa sa mga pamaraan na napaka-wicked. And, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Ang nakagandaan dito po ay, kahit na ganun tayo, ang Ama nating nasa langit ay willing pa rin po na tayo itanggapin at gawing isa sa kanyang mga anak. Isn't it wonderful that God, though we are sinners, though we are, you know, far from Him because of our sins, of our nature, the Father in heaven prepares things, restores His original plan for us to enjoy His blessing, to enjoy His favor, and to enjoy being a child of God. So that also He will enjoy being a father of us. Alam niyo ba na napakasaya na makita mo yung iyong mga anak na masaya dahil sa nagawa mo sa kanila? Ganun din po ang mangyayari. Ganun din po ang ikatutuwa ng ating Ama. When Jesus Christ died, hang on the cross, natutuwa ang Ama nun. Why? Because pagkatapos nung suffer ni Jesus Christ, tayo ay mapasa sa Kanya na kung tanggapin natin ang mensahe nitong salvation na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun po mga kapatid, ganun po. The problem is, sometimes, we are so skeptical. We are so, you know, parang pagsalita ng Diyos na, pag word of God na, talagang napaka-skeptical. Sabi na, ayan, Baptist na yan. Ano na yan? Mga born again na yan. You know, it really happens. Magiging skeptical po ang tao. Nagiging skeptical ang tao sa mga bagay-bagay po na, kumbaga, patungkol po sa salita ng Diyos. Nagiging skeptical ang tao. In the last verse po, in Ephesians 1 verse 6, to praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Para po, sambahin natin ang ating Panginoon sa Kanyang glorious ways, which He has freely given. Na ito po ay freely given. Ibig po sabihin nung kapag ka-freely given po, wala pong katumbas yan, wala pong kapalit na kabayaran yan. Kasi that is freely given.
in us sa pamamagitan po ng isa niyang mahal na si Jesus Christ, who really offers his life to die for us on our behalf. Now, sa pamamagitan po itong mga bagay na itong mga kapatid, klarong-klaro that God restores our relationship, restores His original plan for us. What is the plan of God for us? For us to live life according to His will. Ano ba ang will ng Panginoon? Ang will po ng Panginoon na mabuhay tayo po na malakas ang pangangatawan, mabuhay tayo na ayon sa Kanyang kagustuhan, na magiging matiwasay, magiging abounding life, magiging will-provided life, magiging contented in life. Yung bang, sabihin mo na wala ka nang hihingi, wala ka nang hihilingin pa, kasi po, binigay na ng Panginoon lahat sa'yo, sa buhay mo. Siguro sometimes sabihin mo, wala pa naman ako, hindi pa naman dumating yung sasakyan ko. Pero siguro sabihin mo, hindi pa naman dumating yung house and lot ko. Siguro din sabihin mo na, wala pa naman magandang nangyari sa buhay ko. You know, the grace of God, we cannot question it. We cannot question it. Why? Because Jesus Christ died for us. Ang Ama pong nasa langit ay ginawa po ang lahat upang maibalik po ang original na plano niya sa ating mga buhay. Kaya nga pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus Christ para po ma-avail nating muli itong gusto niyang dapat naman talaga ay nasa sa atin. Dapat naman talaga ay mapa or napa sa kamay na natin sa mga panahong ito. Dapat nag-i-enjoy na tayo sa mga bagay na ito na binigay po sa atin ng Amang nasa langit. Yun po mga dapat. Yun po mga dapat. Kasi si Jesus Christ ay matagal nang namatay. Matagal na itong nangyari. Na-restore na ng Amang nasa langit ang ating relationship sa Panginoon upang ma-itaguyod, upang may-pursue ang original plan ng Amang nasa langit para sa atin. Balikan po natin ang bahagya. Ano pa ang original plan ng Panginoon sa atin? And God said, let us make man in our image. Pareho po tayo ng imahe, mukha ng Diyos. After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and other all, and over all the earth, sa buong mundo po. And over every creeping things that creepeth upon the earth. Taking dominion or have dominion. Tayo po talaga dapat ang magdo-dominate. Tayo po talaga dapat ang magdo-dominate. Yan po ang original plan. Take dominion. Para bang, sige, dito ka magdo-domain, ha? Dominion, ikaw dyan. Iyo yan. You take dominion over it. Yan po ang gusto ng Amang nasa langit para sa atin, eh. Na mag-i-excel po tayo sa ating kakayanan. Na mag-i-excel po tayo sa ating passion. Na mag-i-excel po tayo sa ating, you know, yung gustong-gusto natin gawin, na mag-i-excel po tayo doon. God is not bored. God is not killjoy. Gustong-gusto ng Ama yun kasi He is the one who designed us to have these skills, to have this talent. Totoo nga naman, marami na mga tao naging successful dahil sa talent na to, dahil sa skills na to, dahil sa kakayanang ito. Maraming nang naging successful po. So mga kaibigan, salamat po at ako inyong sinamahan sa loob ng kalahating oras. Parting word lang po. Ano ba dapat gawin? I-grab po natin itong favor of God which given unto us. I-grab natin atin to. I-grab natin to. Jesus Christ sacrifice Himself for us to avail and enjoy His benefits. Mga maraming benepisyo po ang bunga sa kamatayan po ng ating Panginoong Hesus. Wala na po tayong oras. Salamat at ako inyong sinamahan sa loob ng 30 minuto. Kayo po ay naka-tune in sa programang GMC Cafe kung saan pinag-uusapan po ang espiritual na buhay. Let us pray. Father in heaven, we thank you Lord for the wonderful time. Thank you, Lord, for teaching us, Lord, for reminding us, Lord, that you have restored everything that you plan for us, Lord, para po ma-enjoy namin ang mga plans na ito. And thank you, Father God, sa mga nakarinig po nito, na sana sa kunting bagay ay ma-encourage po sila, ma-encourage po kami, Panginoon, na gawin po ang nararapat gawin
sa pamamagitan po ng iyong power, sa pamamagitan po ng iyong kakayanan. Salamat po, Panginoon, at ikaw ay always na nagbigay sa amin ng mga mensahe, magagandang mensahe. Pahabol, shout out kay Pastor Seb Chavez. Malapit na. Excited masyado si Pastor Seb Chavez. Malapit ng Let's Talk About Jesus. Ganun yun. Dapat maging excited tayo. Huwag tayong matakot. Oh, watching also is Roland Dato. Shout out, sir. Congratulations. Bagong kasal. Hindi pa pwedeng disturbuhin yan. Bagong kasal. May mga moments pa yan. Nasa alapaa pa siya. Cloud 9, kumbaga. Well, ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Marti Katso, nagsasabing, the Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Magandang gabi po sa lahat. Shalom! Mabuhay po ang Bansang Pilipinas!